Hi guys! Welcome sa aking video today. So kung bago ka pa lang dito guys sa aking Facebook, don't forget to follow guys yung aking Facebook. And huwag mong kalimutan din guys na mag-heart. Kasi okay lang sa akin na hindi mo i-like. Kahit heart lang okay na. Okay guys, so let's continue. So why I make this video guys is not only for myself. I would like to share with you guys, lalo na sa ating mga OFW, na huwag natin abusuin yung ating sarili. Okay? Kasi guys, nag-iisa tayo dito sa abroad. Walang ibang tutulong sa atin kapag tayo ay nagkasakit. So, gusto ko lang share sa inyo yung second life na nangyari sa buhay ko. Dito ako natuto guys na paano ko alagaan, paano ko i-relax ang sarili ko, naiwasan ang stress, huwag masyado mag-isip. Kung halimbawa wala kang ipapadala sa Pilipinas, they understand. You must explain to them na ganito yung sitwasyon mo, ganito lang yung kaya mo. So, hindi mo kailangan na mag-isip kasi ang pag-iisip guys is nagko-cause yan ng stress sa inyo. Okay? So, yun yung nangyari sa akin kasi gusto ko talaga pag sinabi ko guys, hey, ganito, gagawa talaga ko ng paraan. Yun. Doon guys, doon mag-uumpisa na yung stress mo. Once na hindi mo makuha yun, yung hinihingi nila na pinapadala mo sa kanila or ano man ang gusto mong bibilhin na hindi mo magagawa, iniisip mo na yun. So, wag na wag nyo kasi ganun ako dati. Okay? So, ayaw na ayaw kung mangyari din sa inyo yung nangyari sa akin. Actually, sa akin kasi hindi ko naman yun talaga alam. Okay, walang nakakaalam. Buti sana kung alam mo na mayroon kang sakit na. Ako wala eh. So, yun, suddenly lang talaga siya na lumabas na gano'n na mayroon akong aneurysm, brain aneurysm. So, yun. Kasi yung sakit na yung guys, bawal kasi guys, ma-stress. At saka bawal kayong magalit, bawal kayong magalit. So, siyempre, wala akong alam, malay ko ba. So, sa may mga alam na kung ano yung mayroon ka, limbawa, may high blood ka, mayroon ka, iwasan mo na lahat. Kasi hindi natin alam, kung alam mo lang high blood, yung pala meron ka pang ibang sakit. So yun, iwasan natin guys na masyadong stress, iwasan natin i-relax, kailangan natin magpa-check up once na may nararamdaman tayo, kailangan natin i-share, okay, sa ating family na ganito na yung sitwasyon natin. Huwag tayong mahiya na sabihin sa kanila na ito lang yung kaya kong ipadala, okay? Kasi dati kasi ako guys talagang kung ano-ano nang ginagawa ko para lang mapadala ko lang talaga yung kailangan ng mga anak ko. So ngayon, ang ginagawa ko ngayon is tinuturuan ko sila dahil sa nangyari sa akin, natuto din sila. So ngayon, natuto na sila na ganito pala kahirap, ganito pala. Natuto din, nalaman din ng anak ko na kung ikaw lang pala mag-isa mami na hindi mo pala kami iniisip, hindi ka pala napapadala ng ganito, ang sarap ng buhay mo. Yes, totoo yan guys. Kasi nga guys, actually mga OFW naman guys, kumikita naman talaga ng, sabihin na natin na hindi naman sino kalaki, pero syempre dollar yun, malaki yun sa equivalent sa Pilipinas. Kung halimbawa guys na wala kaming pinapadala, wala kaming iniisip na papadalan sa Pilipinas, kumbaga kunti lang pinapadala namin, kasi syempre kung may mga trabaho naman sila, may kinikita naman sila doon, as in, maganda guys, maganda yung buhay dito sa abroad kasi kumikita ka ng dollar eh, di ba? Kaya lang, sa sitwasyon kasi natin ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, of course, kailangan talaga natin guys na kumayod ng doble. Pero, hindi naman masama guys kumayod tayo ng doble, pero kailangan guys, kontrolado natin sarili natin. Kasi katulad sa akin, hindi ko rin alam. Kasi malusog ako eh. Wala akong ano eh. Good health ako eh. Alam ko good health ako kasi lahat na ano ko, wala naman akong sakit na lumabas eh. Tapos bigla, boom. So yun, hindi natin alam. Kaya guys, kailangan natin talaga guys ingatan ang sarili natin. Lagi tayo magdasal. Lagi natin kumain tayo ng healthy food. Huwag tayong tawag nito. Huwag. At saka iwasan din natin yung stress, kasi yung stress kasi kuminsan yun yung nagpapadagdag din sa atin, okay? So iwasan nyo yun guys, hayaan nyo na, at kung ano man problema sa Pilipinas masosolve yan, okay? So you need to explain to them na ito lang yung kaya, kasi gano'n yung ginagawa ko minsan, ako nak, ito na lang to. So ngayon silang gumagawa ng paraan, mami sige ako na bahala. So yun lang guys, explain to them, kasi dati kasi sige lang ako ng sige, sabi ko sige gagawa ko ng paraan, pero hindi pala yung tama, okay? So matuto din tayo guys magsabi, matuto tayong maghindi, matuto tayong magtipid unang una, okay? Kung ano lang kaya yun lang, huwag na natin ipilit, okay? So yun, sa mga OFW ng kapwa ko, OFW dyan, so mag-iingat tayo palagi, alagaan ang sarili, okay, mag-relax, okay?
Kasi dito sa mundong ibabaw, guys, hindi natin alam bukas, 'di ba, kung ano mangyari. So ayan, thank you so much for watching. I hope this video is makakatulong din sa inyo, guys. And please share, don't forget to share kung nagustuhan yung video na 'to. Katulad yung ginagawa ko, guys, mag-isa lang ako. So no matter what, kahit mag-isa ka, kahit wala ka masyadong maraming kaibigan, okay lang 'yan. Enjoy yourself, okay? And relax. Okay? Kasi walang ibang tutulong sa iyo. And of course, you need to focus to your work. Okay? Focus sa work lang. Work ka lang, and then pag may time, relax ka. Huwag masyadong isipin yung problema, okay? Ang problema, papasukin mo dito sa kabilang tenga, ilalabas mo dito sa kabilang tenga, okay? So I hope in this video, guys, magustuhan nyo, and thank you so much for watching. Bye!